Pag palang araw po mga kaibigan, no? Mga idol, ayan po, nandito po tayo sa isang panibagong vlog na naman. Nandito po tayo sa lugar ng mga bandido at napaka-critical na lugar na to mga kaidol, no? Ayun, nakikita natin ito tayo sa kabundukan na may mga tao nito, kahoy. Ayan po, no? So bago ko simulan yung exploration ko, mag-shoutout muna ako. Kasi madami-dami na to sila nagpapa-shoutout sa atin. Hindi ko pa na-shoutout. Ayan. Ayan, shoutout ka nga kay Tinining. Ayan, Jen Sukendo, Rodel Magno, Mahaka, Sara Manlawi. Ayan, Dailin Shui, Lorna Caminha, Ate Arlene Alarcon, Ana Marie Formentera, Marisa Biendo, Larita Butap. Ayan, Masusan Suyat. Ayan, Flor Delisa Pasco, Lorna Caminha, Leo Salon, Tess Nibushima, Yansky, Sally Abayon. Ayan, Jen, ayan, Idol Jen Haggard Space, Kuya Toto, Chel Pangtiilan, Faith Dofay, ayan, Lemon 168, Darlene May, ayan, Sara Manlawi, ayan, Shout, Rondol Frias, Akin Ka Na Lang, Merlin Limbre, Mel Jel, Junas Narito, Irene Navida, Nadivas, ayan, Yana Yana, Ali Banggi, ayan, Joby Bilardo, Aldrin Suliman, ayan, Don Ralji, ayan, Pastora Beatriz Kuya, Basilio Fineler, ayan, ayan, Ara Carlos, at Bibi Quares, at kay Inday Daryl. Ayan, sa hindi pa na-shoutout, i-shout ko sa iyo sa susunod na video natin. Ayan po. Napaka-tahimik ng lugar mga idol, no? Pero nagbabadya yung panganib dito. So, maging maingat yung tayo. Huwag tayong magpakumpiyansa. Lahat kasi ng mga lugar dito mga idol, no? Katulad niyan, naging area ito ng mga bandido. So yung ginawa nila, inalis na yung mga tao dito, mga magsasaka dito. Tapos yan, kasama ko ngayon si Jandrel Makaidol, no? O bro, po yung kalagayan namin mga idol, no? Explore kami sa mga malalayong lugar. Ayan, may makita kayo doon na bahay. Ayan, dati yan kampo ng mga bandido mga idol, no? Pero fortunately mga idol, sila ay nawala, biglang nawala mga idol, no? Nang nalaman nila na malapit na kami sa area nila. So siguro may mga rider na mga adon daw, kung mga magsasaka na nagpapanggap na magsasaka pero kumakampi na sa mga bandido. Ayan, yan lang po yung posible lang po, lang mga suspect lang po na posible nangyari. Eh alam niyo naman na madami tayong kalaban dito sa bundok, hindi lang po mga bandido at yung mga satanista po. Ayan, napakalawak na po ng sakahan dito mga idol. Di bali mga idol, no? Gawa nga ng pagkalabi-dami ng kalaban natin dito, eh pupuntahan natin yung lugar kung saan talaga positive lang. So may na intelligence group na nagtip sa atin na dito talaga daw eh madalas pumupunta yung mga bandido, kaya agad na namin pinupuntahan mga idol, kasi sayang yung pagkakataon kasi pinagsara yung kita. Okay. Yan po, napakalawak po ng sakahan. Lahat po ng mga magsasaka ay nagpapakahirap dito sa bundok para mag-araro
sa kanilang mga kabukiran. So, ang problema mga idol, is sinisira po ng mga hayop na bandido yung pangarap ng mga magsasaka sa kanilang, para sa kanilang mga anak. Lahat po tayo dito naghihira po. So ginagawa namin, tinutulungan namin sila para masugpo. Problema lang kasi nito, parang alam nila. Kasi naman siguro lahat na yung mga bandido niyan mga idol, no, is parating may kakatip, no? So yung nalaman ko, nalaman namin na pero taas na bro, no? Taas na dito po. Maralin na yung kwan, bangin. Yan po. Malalim na yung bangin doon. Kaya siya tinawag na sa St. George mga kaibot. Nag-commander sa St. George. Kawawa yung mga tingnan nyo. Yung mga tamaisa, no? Hindi na nabunuhan mga idol kasi. Maliliit, no? Maliliit pa. Hindi nabunuhan kasi nga. Ito, kadalasan, dumadaan yung mga bandido mga kaibot. Mahirap po. Mahirap po sa mga... Mahirap sa kanila mga kaibol na... mga kaibigan natin, mga magsasaka. No, dito tumira. Dito mga... Dito na sila dito. Sana makakita tayo ngayon dito, tol. Kasi nga, sobrang dito. Tol, dapat makakita tayo dito ngayon ng... Kahit midman lang. Kung saan sila napupunta. Itong... Diyan, bro. Yan yung daanan. Ng mga bandido. Lalong-lalo na doon si Commander Saturn George. Yan, no? So dapat nasa higher tayo ng kwan. So, dito tayo nag-ano mga kaidol. Dito tayo sa ibabaw. Bundok. No? Ibabaw na. Kasi para makikita natin saan sila. Saan ang bundok sa babaw. Ilan sila mga kaidol. So itong mga taong to mga kaidol, kusit sila ng mga demonyo. Totoo yan, bro. Tol. Totoo yan. Hindi na nakaposis yan. Nakaposis. Lahat po ng mga kuan, mga hayop, mga bandidong yan, nakaposis po yan sa demonyo. Nalaman ko nga yung nagpapanggap sila na parang tao, pero sa kalungkupan nila mga kaibigan, demonyo sila mga kaibigan. Hindi basta-basta yung mga tao dito mga kaibigan. Tol, parang may sekretong daanan dito tulo. Oo, ito ano, hindi naman. Ano mga kaibigan? Tignan po ninyo dyan. Kasi parang may sekretong daanan po. Kasi alam mo tol, siguro hindi natin mahuli-huli yung mga commander. Lahat ng mga commander na yan. Kasi gumagawa sila ng mga sekretong daanan. Yung gumagawa sila ng mga black magic para mataguan yung mga daanan nila. Walang silbi yan. Kasi kasama namin yung mga diwata at yung mga kwan. Nakikita namin yung mga possible areas na papasukin nila or pinapasok nila. Ganda ng simoy ng hangin, sarap ng simoy ng hangin dito. Ganda ng tanawin din, no? Sayang yung area ba? Sayang yung area. May mga manok sa unahan tol. Tol, okay ka rin tol? Deserve po ng mga magsasaka dito na maging tahimik yung mga buhay nila, may kapayapaan yung mga isip nila. Kasi namumuhay lang sila dito, naghahanap sila, naghahanap buhay sila ng tahimik at ginugulo sila ng mga bandido. So tingnan nyo nga mga idol, yung lugar natin mga idol, ito nandito po tayo sa lugar na kung saan marami talaga silang mga kakilala, mga bandido na tawag nito, gumagawa ng kasamaan. Yan po. Paalala ko lang po mga idol, no. So sa hindi pa kayo nakapag-subscribe sa mga sa channel namin mga idol, no. Huwag niyo na po patagalin, pag-subscribe na po kayo. Ayan. Ayan. Kasi sana ma-notified kayo, ayan. Pag may upload kami, makita niyo yung mga videos natin. Ayan. Tol, may dumaan talo. Barang may tao dumaan. Ayan ba kayo dito?
Diyan na wala mga idol. Nakita ko dyan mga idol. Ay, malapit. Doon sa may, doon sa may kantol. Doon sa may batis. Mga, may tubig ba? Yun ang mga maigi. Yun ang mga maigi. Tama kaya dyan tol. Nakaroon sila ng ritual para iposes yung katawan ng tao mga kaibigan ng isang dinin. So yan. Kaya kadalasan sa kanila mga kaibigan, kahit bata pa mga kaibigan, no? Kahit pagbata mga kaibigan, di ba matatakot yan, humawak ng mga baril. Matatakot yan sa kamatayan, no? Matatakot yan sa ngalan ng kamatayan. Yan. Pero itong mga taong ko mga kaidol, kahit bata pa mga kaidol kung makikita nyo, nagdadala na ng mga armas, itak, at kahit anong uri pa na ng mga makakasakit sa katawan mga kaidol. Hindi sila natatakot mga kaidol kasi nga pusis na sila ng isang demonyo mga kaidol. So ayan, yan yung dapat nyong ilagay sa isip nyo mga kaidol na ang mga taong nakakaharap namin mga kaidol ay mga pusis na ng isang demonyo mga kaidol. So nagdala kami ni Milja ng tubig mga kaidol, no? Holy water. Holy water para mapatay yung espiritu na nasa loob ng isang tao mga kaidol. So demonyo yun, demonyo. Demonyo para demonyo tol. Ha? Demonyo yun. Mapatay yung mga demonyo ba? Kaya hindi talaga tayo mag-iingat mga kaidol. Posibleng tayo yung mabaliktad mga kaidol. So, doble ingat talaga tayo mga kaidol. Kaya, kakaiba ang lugar nito mga kaidol. May mga iba mga kaidol. Tol. Nahimik ka tol. Tahimik ka muna tol. Kasi may napansin ako dyan si Baba. Parang may dumaan tol. Maganda kasi yung nasa high position tayo mga kaidol, no? Kasi kitang-kita yung nasa ibaba. Kaya pag kuan nga, pag pumupunta kami sa isang bundok, talaga kami sa higher position. Kasi mas madali mo makikita yung nasa ibaba kung nasa higher position ka. Maraming inaambos mga kaidol, no? Kasagaran sa mga hunter, ginaambos yung mga kaidol. Lahat po ng mga hunter ngayon is pumupunta, pumapasok po sa isang lugar. Hindi ginagamit yung tactical kwan ba moves na dapat gawin. Lalong-lalo na pag sa ganito na digmaan mga kaidol, no. Dapat meron kang gumagamit ka ng mga strategy kung paano mas mapalali o mas maligtas o safest mga kaidol, no, yung lugar. Yung position mo. Is dapat nasa ibabaw ka talaga. Lahat ng mga kahit NPE nga ginagawa nila yan para pag may pumasok ng mga sundalo or mga sundalo, ginagawa din yan. Mga tactical moves. Yan daw talaga yung nararapat. Yan po. Tol, naiwak tol. Tol. Naiwak. Yan po mga idol, no. Ginagamit ng kalaban namin mga idol, no. Yung mga uwak. Yun po yung nagiging spine nila mga idol, no. Pagpunta nila sa lugar siguro. Punta nila sa lugar mga kaidol, no. Akala nila, akala siguro nila na tao nito. May tao nga. Narinig niyo yung rusos ng kahoy mga kaidol. Parang may dumaan. Tingnan niyo mga kaidol.
kumakain din si Tumakay doon, no? Pinupuntahan natin yung lugar na napaka Tol. May tubig ako dito, tol. Baka nauuhaw ka. Baka nauuhaw ka. May tubig ako dito. Yeah, pahirapan po tayo, no? Hindi po madali po yung ginagawa natin, mga idol, no? Akala po ng mga manunood natin, yung ibang bumukuan, eh, pahirapan po yung ginagawa natin, mga idol, no? Punupuntahan po natin yung mga malalayong bundok, punupuntahan po natin yung mga critical na area, tinatawag lang red flag area, mga idol, no? So, hindi lang po kami, but marami po kami dito, mga vlogger, na po pumupunta sa mga bundok na ito, mga idol, no? Kasi, napaka red flag talaga. Ayan po. So, mainam talaga kung nasa lungsod ka kaysa dito sa bundok. Kasi akala mo, pag nasa bundok ka, tahimik, matahimik yung buhay. Hindi po, nakakamali po yung mindset na ganyan. Marami po dito sa bundok nangyayaring mga ganito. Hindi lang po nakikita ng mga kamera, kasi wala namang kamera yung mga kwan. So, mas mainam na, ayan, pinapakita natin sa inyo. Bro, aware kayo sa mga mangyayari, nang nangyayari dito. So, mahirap po. Hindi po ganoon kadali, no? Sabihin man natin na ayan, palakad-lakad lang tayo, but mahirap talaga. Ayan. So, para malaman niyo, ito yung dahilan, ito share to video to idol na to share talaga para ma-share namin sa inyo. Ayan, yung mga kalagayan. Ayan po. Yan po yung number one talaga na purpose ng social media. Para ma-share yung mga kakaibang na nangyayari. Ayan. Ayan, masigasig kung yung kapatid ko makay doon na mag-akyat dito sa bundok. Mahirapan talaga. Pahirapan yung ginagawa natin. Tingnan mo namin sa ibaba, mga kaibigan. Maghintay muna tayo ng mga ilang minuto. Baka nagpahipi-hipi ara rin sila, lom. Yan po. So, subscribe po kayo sa channel namin, mga kaibigan. Jandrel po at Meljan. Brad Jandrel at Meljan Adventure. Ayan. Ayan po. Dapat dito sa baba kami dumaan, pababa kami, papunta kami dyan. So narinig nyo may tubig, may batis. So kinanglan puntahan namin to kasi sayang yung kumihati na session sa ilalim kasi nandito tayo sa ibaba, pero okay lang kasi nag-biscuit naman tayo. Mamaya papunta natin dun sa ilalim. Tignan nyo po. Tignan nyo po yun sa ilalim. Mamaya mag-video ako. I-off ko muna mga idol, no? Kasi, yan. Igagawin tayong maganda. Ngayon, gagawa tayo ng mga patibong dito sa ibabaw para mabitik yung mga buwangan, eh. At malaman natin na may dumadaan dito. Yan. Critical na kasi yung area dito. Ayan. Off cam ko muna mga idol, no? Balik ako mamaya mga idol sa video natin. Sana hindi kayo magsawang sumuporta pa rin, no, sa Team Believers, Brad General at Brad Nelson. Yan po. Sa inyo mga lahat, mga diwata. Hindi ko nang abito. Tabi-tabi.
Di meron naman talagang na nakatira dito. Yan po, tabi-tabi po sa inyo, no. Iinom po ako ng tubig sa inyong kwan, magandang talon. Sana painumin niyo ako, mga idol. Mga grabe ang fresh. Permission, no. Grabe. Ang igang. Abi lugar eh, ayo ana mo giabot ana eh. Asa nakatohi, Andre. Asa nakatohi. Bukid lang yung idol, oh. Bukid na kayo. Mura niya mong gi. Sige, subay-subay ni sapa. Ito makakita, amig. Ako nalunggan din na mga idol, no. Uwak. May uwak nga akong nabantayan. Nabantayan siguro lang na ako din. Tuwag sa bibig kong kuha na eh. Hindi ka mapahulay. Kaya lang dyan ka mapahulay. Kanina na lang binagtasa eh. Kita mo na idol na. Doon lang kayong langit. Mga siyuti eh. Alisin ako nito. Bag, sa akong bag.
ng ulo. Mula na yung patay yung umahadiri makaigil. Nasa agoy? Nasa agoy ganina? Ha? Makuha kita ang ganina mga dugo. Tama yung sabi ng nakatira dito dati na, na itong pulse na to, itong patay na pulse, dito daw ginagawa yung ritual. Tsaka ito, dito nagbibigay ng kapangyarihan. Dalawang pulse doon mo? Pwede kang uminom ganito. Nakita ka? Ha? Ano nakita mo? Meron akong nasa lupa kanina. Hindi ko alam, hindi ko patukoy kung sino yun. Pero malakas ang taong yun to. Mali ko lang. Kasi hindi ko sinunggaban mo. Para patay sana. Akala ko kasi may kasamahan pa siya na inaantay. Kaya, inano ko ba? Yung di mo na ako gumalaw. Di mo na ako na ano. May nakita ako kanina. Pero mga dugo, bakas ng dugo man. Kala ko nga, sugatan ka. Yan, naloko pa yung video ko. Ano pa yung video mo? Sobra sigurong init. Sabi. Ang tingnan mo yun, bro. Sobrang ganda. Ito pa yung enchanted ang lugar na to, tol. No? Ito pa yung enchanted ba? Hindi mo akalahin na sa ganitong mga bundok, meron ba ng ganitong mga tawag dito? Mga view. No? Sobrang ganda. Sobrang ganda ng tanawin dito. Yung view ng lugar doon. Ano nakita mo kanina? May nakita ako, bandido ata yun. Hindi ko alam kung commander ba yun kasi nag-iisa lang eh. Nag-iisa lang. Ano, pahinga muna tayo dito? Nakapahinga na ako dito kanina. Hmm? Nakapahinga na ako doon kanina. Ilis kay nagkuan gi ko ng hukas kay ko pertang inita. Di na makayang kainit. Hindi ko lang makayo. Pero dito mga kaido sa loob dito. Medyo maganda yun. Tol. Pag kayo magpukumpiyansa kayo kay nasa ilalim tayo, nasa baba tayo na posisyon. Baka may ambush sa atin dito. Ayan po mga kaido, no. Nandito kami mga idol sa lugar ng Mabato. Tol, kanina nagpunta ako doon, may isa kagiana dito, nagtuokog mo na to. Lakaw po day ka. Nagmuto, nagdibulaag ta. Di ba sabi natin kanina, sabi ko sa iyo na dito ako, tapos dun ka sa isang daan. Hindi na ako nakapag-video. Nagluko yung camera ko eh. Nauna na ako dito kasi tignan natin, ano natin ba kung asan ba talaga yung kampo. Pero paminan ako ni Tol, nasa tuktok ang kampuan ni Tol. Ha? Nasa tuktok. Malayo-layo pa yung lalakarin natin dito. Kasi dyan, kung dyan ka dadaan, sobrang ano na, sobrang tarik. Ang laki pa ng bato dito. Mga stone formation ba? Malalaki. Yung uwak tol ba? Yung meron ko na tol. So na. Yan yung sinasabi ko sa'yo na yung nakita ko, kaugnay niya yung mga uwak na yan. No? Bali parang kasamahan niya ba? Nakikita tayo ng uwak na yan. O kanina pa yan. Hindi ko alam kung saan banda yan. Pero kanina pa yan pa ano ba? Sumisigaw. Uwak. Ugno. Uwakan. Hindi ko alam kung anong sa atin. Sus, kapulian ito. Ang bakta sa tanya. Hindi ka punta makakita kuan ba? Hindi ka makakuha. Pero talaga iba pa din dito yung uwak ba? Pero nagsasalita tuloy. Oo nga, nagsasalita yan.
Ang kinakausap niyan, yung nakita ko kanina na bandido. Hindi ko alam kung sinong bandido yun. Hindi ko tukoy kung sinong bandido kasi medyo maingay yung sapa. Kaya, hindi ko alam. May sasalita sa kanina eh. About sa mga vlogger daw. Ano sabi? Hindi ko alam. Hindi ko masyadong narinig yung sinasabi. Kasi sobrang ingay ng... So tingin mo, may sikretong daanan dito na. Yun din yung tingin ko. May sikretong daanan dito. Pero... Tubig. May tubig ka ba? Sa inong nga tubig dyan? Hindi mo ng tubig dyan. Medyo press ko yung tubig dyan. Maganda din yung ano dyan. Sabi din kasi nung nakatira dito dati, dapat daw iinom tayo. Ano daw yun? Humihingi ka ng ano sa mga diwata ba? Kasi may diwata daw nakatira daw dito. Humihingi ka ng pahintulot. Na pumasok sa lugar? Oo. Sa pag-iinom ng tubig dito, yun daw yung ano nila ba? Yung ritual. May tubig yan sa akin. Punin nila. Ikaw. Okay na, gano'n. I-depress ko yung tubig daw. Pisco yung tubig daw. Yung kambal na talon ba na? Talon na patay ba na? Sa tingin ko tol, pag umuulan to, laki ng talon na to. Hindi ko alam kung... Ano yung lugar dito? Ano, balik muna tayo. Muna tayo, dito muna tayo magpahinga. Ha? Inam sa kodig tubig eh. Muna yung tubig tayo. Yan. Mapagpalang araw sa inyo mga lahat, mga diwata. Ano yung unang abito? Tabi-tabi. Eh, meron naman talagang na nakatira dito. Yan po, tabi-tabi po sa inyo no. Inom po ako ng tubig sa inyong kwan. Magandang talon. Sana painumin niyo ako mga idol. Mga grabe ang fresh. Permission no? Grabe, ang ganda naman dito. Ang ganda dito mga idol. Ganda eh. Sa layo ang nilakad natin. Hindi ko akalain na makakakita tayo ng ganito kagandang lugar. Minsan din tol, pag minsan yung mga upload natin, no? Minsan hindi tayo nakakakita. Pero sa tingin ko makakita tayo ng mga lead ba? Tulad nung nakita mo. Doon pagkita ko sa iyo mamaya yung lugar na pinuntahan ko. Akala ko, meron doon. Merong kuan. Hindi ko ipalabay. Kanang kuan ba? Mulag. Iatik-atik ra ba? Togi, kuan ka? Oh. Namino ka? Parang namino ba? Pero, walang problema yon kasi hindi naman tayo natatakot. Sa Diyos lang ako natatakot mga idol. Sa tingin ko kasi, pagdating natin doon sa ibabaw, siguro may mga kalaban tayong makikita mga idol. Lahat naman dito, lahat ng mga hunter pumupunta dito para ayan, para makita yung mga kwan. May kampo siguro dyan si Babotol. Tingnan mo may daanan dyan eh. Maliit pero pwedeng daanan ng tao. Oo, pero medyo masukal na. Masukal na gani. Masukal na yung mga daanan. Baka nakabang lang yan sa ibabaw ba? Nandyan lang sa ibabaw. Hindi natin alam. Akala ko nakakalayo ka. Ha? Akala ko nakakalayo ka. Dito lang ako sa ano? Nahan. Parang naano nga ako dun sa ano? Dapat para tinira ko na yung nakita ko kanina. Dapat tinira mo na? Hindi kasi... Yes. Maganda naman kasi yung plano mo na kuhan. Pero okay lang tatong gitira na yung mulit. So kay pagpakita niyo mo kuha niyo mo, wala na yung problema. Pwede naman pangutan ang nignaba sa kauban pero kami na ako di ka pong istorya. May lang po ito unta kung kuan yung plano mo pero okay naman yun. Walang problema yun.
Ano naramdaman mo? First time to. Ah. Try na siguro. Lagay mo sa bag ko. Buti nag-abot tayo dito ba? Sumunod ka sa akin. Paspasan ang ulak ka, oy. Tapoy, tapoy yung nani explore, eh. Layo kayo. Ano, idol, no? Punta kami doon sa ibabaw, mga idol, no? Mag-video kami pagkapagdating na namin doon sa ibabaw. Off ka muna tayo. Kamu na tayo mga idol. Daming ibon dito.